Hindi ko po to linis, ha, mga ka-ingron. Tignan nyo naman yung itsura ng kuko ng aking customer ngayon. Sa po naglinis niya ang sarili niyang kuko. Re-referin ko lang siya. Bali, libre ko na to, mga ka-ingrown, kasi uwi na to eh. Kapilyedo ko pa to. Pinsan-pinsanin ko. Kasi pilyedo ko nga. Uwi na siya ng probinsya. Probinsya, nakakalungkot naman. Libre ko na yung linis sa kuko niya. Dahil siya lang yung naglilinis ng sarili niyang kuko. Sakit eh. Ha? Sa kabila. Ito lang? Dalim na eh. Sakit. Ano daw? Naglag na daw siya. Ano ko na, miss ko na siya. Wala ka. Ang lalim na ng ano ng kuko mo. Hindi mo sakit? Hindi. Kurado ka. Balikan ko. Huwag mo patigasin. Ito yung masakit, no? Wala, lakit eh. Nabaon eh. Ayun na. Iniwan mo. Dad rice ko. Ayan o, dry skin. Sorry naman. Yan nga, masakit. Ang laki. Sakit. Yes. Babawas pa akong kuko doon kasi lapad. Bye. Sakit? Hindi. Wag yung pusa. Mabait yan, ti. Pusa namin? Ewan ko. Si Putol. Oh, mabait yan. Mabait mo. Hmm.
tawag na ako Luna ma'am. Tawag na aling messenger. Ba't wala ka cellphone? Wala na, pero yun. Si Putol yan, wag mo naman. Binilhan din ni Jeric yung kanilang pusa ng ano eh, yung buhangin. Oo, para kahit may tayo, matabunan yun, wala nang amoy. Ubi. Pero syempre, pag matagal na yung buhangin, mga ngamoy na yung pupo kahit matabunan, kasi nawawala na yung bangoy. Oo, walang amoy, walang ang amoy. Ano? Tapos titigas pa yung pupo doon, bilis na lang dakot. Wala nga amoy, sabi ko, Jerry, ano, bilang mo na, ano, gano'n sa, ano, ng pusa talaga. Matagal naman yun, Ting, 5 kilo. Isang sack, isang bag na yung kanya binili. 5 kilo. 240. Ah, 10 kilo yun. Yun. Oh. 160. Magkano ba isang kilo na? Walang, 5 kilos, mas maganda. 5 kilos yung per bag. Merong kilo-kilo, te, mas mahal. 50 yata. Halika dito. Hindi dun ka na lang sa ano. Halika dito, kumbin! Ito kasi Putol, oh. Hmm? Bakit? Yung pusa dun sa kabila. Dito, lika! Wag yan!